Tingin ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Edilberto Sandoval, pwedeng magamit ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang naging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Senator Juan Ponce Enrile para pansamantalang makalaya. Todo iwas naman si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal nilang desisyon. May report si Joseph Moro. Sa pagharap sa media ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, natanong siya kung precedent setting nga ba ang desisyon ng Korte Suprema na lahat ng mga may sakit, katulad ni Senador Juan Ponce Enrile, maaari magpetisyon sa mga korte para humingi ng piyansa base sa humanitarian ground. Pero sabi niya hindi pa ito pinal kahit pansamantalang napalaya na si Enrile. Yes, because there are pronouncements that have been made by the court, so motions can still be filed. Ayaw ding sagutin ni Sereno kung pwede bang humingi ng bail sa korte base sa humanitarian grounds ang mga katulad ni Enrile na may edad na, may sakit at may kinakaharap na kaso. Ang issue ng Enrile bail ang ugat ng palitan ng salita ni Associate Justice Lucas Bersamin na sumulat ng desisyon at Associate Justice Marvick Lonen na sumulat naman ng dissenting opinion laman ng pagkontra ng minorya sa desisyon ng korte. 8-4 ang desisyon ng korte, isa si Sereno sa apat na nasa minorya. Sabi ni Sereno, natural daw ang palitan ang maanghang na salita sa trabaho nila bilang maestrado ng Korte Suprema. The likeliness of a sharp response is there. And it is not something to be, on my part, taken aback by. Pero sabi ni Sereno, ang pinakatrabaho niya bilang Chief Justice, bumoto na may kalayaan at hindi makinig sa boto ng mayorya. She must never be afraid even if she is alone. If she shows that she has fear because the numbers are not with her, then she just has shown the public lack of courage. Filipino culture is so heavy with pakikisama and utang na loob. Nagpahapyaw pa si Sereno sa Enrile decision. Right now, our recent decisions show that we still have a lot of cleansing to do. Para naman kay retired Sandigan Bayan Presiding Justice Edilberto Sandoval, maaaring gamitin ang argumento ni Enrile para makapagpiansa rin si dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Arroyo. Nakadeti na ngayon si Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center dahil sa kasong plunder kaugnay sa muna yung maanumalyang paggamit ng PCSO funds. Sabi ng dating maestrado tulad ni Enrile, matanda na at may sakit din si Arroyo. Hindi rin daw naman flight risk ang dating Pangulo na siya rin naging basehan ng desisyon ng Korte Suprema kay Enrile. Pero ibang usapin na raw pagdating sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Redilia. The order or resolution of the Sandigan Bayan denying the petition for bail of the former president was by a divided special division of five. The ruling was 3-2. So, two justices maintained that the evidence of guilt against the former president is not strong. That could pave the way to the honorable justices of the Supreme Court. Ganito rin ang paniwala ng abogado ni Enrile. As to Jinggoy, that is another matter because he does not claim illness and he is not that old. If we had won one other point, maybe for Jinggoy, but Jinggoy can take advantage of the decision we obtained in the Bill of Particulars case. Joseph Morong, GMA News.